Magandang Biyernes ng gabi sa inyo. It is the 27th day of September. And syempre, Biyernes ngayon, it's OPM Friday. OPM Friday, English eh, no? Pero, you know, itatampok natin mga awitin hanggang mamayang alas 11 ng gabi dito sa programang Dr. Love, ang mga awiting Pilipino na naging bahagi na ng ating kultura at ng ating kasaysayan. Yan ho ang ating mga madidinig na itatampok ng mga awitin ngayon dito sa ating programa. Ngayon po ay 27 ng buwan ng Setyembre. At syempre, birthday ho ng aking kumare na si Zenny Dayang Hirang. Ngayon ang kanyang birthday. At kahapon naman, 26, ay nag-birthday naman si Lorna Gonzalez ng Santo Niño de la Providencia dyan po sa Las Piñas. Yan. And today, being Friday the 27th, ngayon ay kafiestahan naman ni St. Vincent de Paul. Ayan, St. Vincent de Paul. Ito yung isa sa mga pupuntahan natin na simbahan kung saan makikita natin ang katawan ni St. Vincent de Paul, pati ang balahibo niya sa ilong. Gusto, para natetempt kang hilahin yung balahibo niya sa ilong. Yan, sa Paris, France, pagkagaling po natin sa simbahan at kumbento ng mga madre ng Daughters of St. Paul, Daughters of Charity, Sisters of Charity, I'm sorry, Sisters of Charity, where the apparition of the miraculous medal happened, no? Yan. Kay St. Catherine Labure. Anyway, ba't natin pinag-uusapan ito? E sapagkat po tayo ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM at Channel 19 sa cable, signal cable. Yung mga nanonood po ngayon sa signal cable, magandang gabi ho sa inyo at mas maganda ho kayo kaysa sa akin, di ba? Paki-share din po ang ating live stream ng ating episode tonight. At syempre, mga kapatid, huwag po nating kalimutan i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ano ba ang ating social media accounts? Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TokTik. TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel, kung saan po ninyo mapapanood at mapapakinggan ang mga nagdaang episodes ng mga programa natin dito. Para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at magbahagi ng kanilang kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, kasaysayan ng kalungkutan, kaligayahan, whatever problema na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger kasama ang inyong pangalan at saka contact number. O dili kaya, tumawag po kayo sa ating hotline sa 86315788 at 86316674 para sa ating live counseling. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes. Kafiestahan ni St. Vincent de Paul. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo sang ayon kay San Lucas, talata 18 hanggang 22. Isang araw, habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo.
Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta ng unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Kayo po ang Kristo ng Diyos, sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Giliw ng mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. Siyam na minuto bago po mag-alas 10 ng gabi. Batiin ko lang yung mga nakasama naming nagtanghalian kanina. Mahabang tanghalian, mahabang kwentuhan. Maraming salamat sa birthday celebrant noong September 24, si Engineer Mercy Santos. Yung aming barkadahan po na matagal na, mahigit 15 taon na yata kaming magkakaibigan. Lumabas ho kami at kami nagtanghalian dyan sa Serendra kanina. Kaya maraming salamat kay Engineer Mercy Santos, kasama namin si Elsie Flores, kasama namin si Zenny Raimundo ng Serendra, at saka si Mrs. Cosi, Sister Ludi. Magkakasama ho kami, nagkahabaan ng kwento habang nanginginain at namamapak ng chicharon bulaklak at saka ng pritong hito. Ang sarap. Ayon. Kay Miss Lorna Gonzalez na kahapon po ay nag-birthday ng Santo Niño de la Providencia. Belated happy birthday to you, my friend. Okay. Tingnan natin ngayon ang ating magiging episode sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay napanood kanina sa Face to Face, programang Face to Face sa TV5, na inyong mapapanood Lunes hanggang Viernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At syempre ho, ito ay may replay sa... ano nga replay nito? Alas 8 ng gabi hanggang alas 9, di ba? Sa Signal TV 1PH Channel 1, 8 to 9 ng gabi. Sakali po na meron kayong komentaryo or mensahe dito sa mapapanood po ninyong episode natin ng Pest to Pest, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger, o kaya po ay mag-comment sa ating live stream, or pwede po kayong tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Mas Masarap Akong Magmasahe? Wow! parang nananakita mga muscle ko. Parang gusto ko magpamasahe tuloy ngayon, ano? Gusto ko yung hard talaga na masahe, di ba? Ito ang ating title ngayon. Mas masarap daw siyang magmasahe. Ano kaya ang ikinasarap ng kanyang masahe? Alamin nga natin. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi. Narito. Sino ho ang inireklamo mo? Ang inireklamo ko po, yung dati kong estudyante, trainer ako. Si Manilin Asmani. Okay, Asmani. Si Manilin. Pero kayo po ay certified masahista. Ilang taon na kayo nagmamasahe? Almost 10 years na po. Matagal na rin ha, pero parang late na kayo nag-umpisa kung 10 years pa lang. Kasi ma'am, nakakapag-abroad ako dahil sa pagmamasahe. Ah, nag-abroad tapos kayo. Tapos every time na mapapasok yung lisensya ko sa TESDA, uuwi ako.
babalik kayo. At least hindi kayo nag-TNT, diba? Bumabalik talaga kayo para dyan. Ano naman ang reklamo nyo sa kanya, kay Mane, dito sa dati mong estudyante na masahista? O, paano po, ma'am? Trainer ako, estudyante ko lang siya. Mas marami akong customer. So siya pa nangihingi sa akin ng mga client. Sasabi niya, tatay, wala ang gatas mo anak ko eh. So awa ko, may puso naman ako, bibigyan ko siya. In the end, bigla akong tatanungin ng mga pulis naman dati kong mga customer. Totoo ba yung chismis sa'yo? Ginalaw mo yung asawa niya? Sabi ko, sir, hindi naman. Ginalaw mo? Teka, nalito ko. So, and so si Mane ay may kinakasama o asawa? I don't know. Okay. So, what do you think you know? Wait, let's talk about this. In English ako. Okay, hindi. Tatay Bonifacio, pinaparelax lang kita ha. So, ang sinasabi mo, eto si Mane na dati mong estudyante ay may asawa. At chinichismis ka ni Mane na ginalaw mo yung asawa niya. By that time, ma'am, naawa nga ako. Okay. Ang service na nga lang ibabayad sa akin, 50 pesos. Eh, ang singil ko, 350 per hour. Okay, pero may trangkaso yung asawa niya nung that day. Ah, may trangkaso siya naman, nag-aril ng service sa labas. May trangkaso yung asawa niya nung araw na yon, minasahi mo. Oo. Okay, tapos nasaan si Mane nun? By that time, nasa labas din siya, may customer. Kaya lang, na-cancel, naabutan kami. Eh, yung bahay naman nila, see-through. Wala nang itatago. Pero nagmamasahihan lang kayo, Tatay Bonifacio? Yes, kasi may trangkaso yung asawa niya eh. Okay, pero ano yung sinasabi na si Mane ay nanulot ng mga kliyente mo? Yun na rin nga, sinisiraan niya ako. The more na nagkukwento siya ng pangit, at the same time, kinausap na rin ako ni Father. Sabi ni Father, Tatay Bonnie, nag-iisa ka na lang apostolado. Ano yung naririnig namin? So it's burden to my heart. Nakakatulog masyado. Ay, nako. Nasasaktan. Nagrusado ako gabi-gabi. Tapos pinagkakalat yung gabi. Tapos yung mga sundalo na napagaling ko, wala nang pera. Ngayon nakagalakan na lang ako. Ngayon niloko na yung pride ko. Every time napupunta ko, yung mga inihilot ko, ang mga anak. Kukulitahin ko na lang yung kalakal. Hindi na ako mangangalkal. Chichika, totoo ba yung Kuya Bonnie, Tatay Bonnie, Lolo Bonnie? Oo. Talagang may nangyari sa inyo nung asawa niya. Sabi nasiraan ko, ka kasi, kaya ganyan na nawala ang tiwala sa'yo ng mga tao. Nagalit ko tuloy, binuntong ko sa cellphone ko, lalong nawalan ako ng pagkakakitaan. Wala na akong contact sa mga dati kong client. Para maging malinaw para sa lahat, eto na! Siya ang masahisang nanulot daw ng kliyente. Huh? At nanira pa kay Tatay Bonifacio. Ay, totoo ba ito? Manilin, pasok! Ay, si Mane. Diretso ang tanong, Manilin. Sinasabi ni Tatay Bonifacio na sinulot mo ang kanyang mga kliyente at siniraan mo siya hanggang sa siya ngayon ay wala nang nagtitiwala sa kanya. Hindi ko po kasi makalimutan yung ginawa niya sa asawa ko. Marunong naman po ako maghihilot eh. Sige, Manilin. Ano ito? Ano itong gusto mong ikwento na hindi mo makalimutan na ginawa sa asawa mo ni Tatay Bonifacio? Galing po kasi ako sa home service. Oo. Pagdating ko po, trapal lang po yung pinto namin. Pagdating ko po, hinili... Ito ba yung trapal na green or see-through? Na parang green plastic? Na. A green. Okay. Tapos po, pagtingin, nakaano na po kasi yung asawa ko, naka-brief, tapos tumatayo yung ano niya. Nakatayo yung ano? Anong nakatayo? Uy, sumalo ka, wait ka ba? Sorry, ha? Dalawa lang sila doon. Pag uwi mo, nadatnan mo si Tatay Bonifacio. Hindi po kasi ako naniniwala kung walang nangyari sa kanila. Minamasahe yung asawa mo. Tapos yung asawa mo naka-brief lang. Opo, tapos kinaladyan ko po siya pababa. Sasabi ko, bakit ikaw yung naghihilot yan? Dapat ako. Kasi marunong naman po ako maghilo. Mm-hmm. Okay, nangangailangan ng tulong yung asawa mo eh. Nasaan ka? May trangkaso. Dapat inantay niya ako. Oh. Hindi, ikaw hindi ko kasalanan kung sinawag ako ng mister mo. Pero bakit pumayag ang mister mo na si Tatay Bonifacio ang maghilot? Kasi nga daw po inaapoy siya ng lag na tagpapaliwanag siya sa akin. Okay, so kanino ka naiinis? Hindi lang ba kay Tatay Bonifacio, pati dun sa asawa mo na pumayag? Magpahilot? Opo, naiinis din po ako dun. Okay. Kasi dun siya nagpahilot. Sorry ka, insecure ha. Ay! Matanda na kasi yan eh.
Kahit ako matanda, dapat. Naus ka na kasi. Nirespeto mo ako. Basta aruging tatama ka mo, tatawagin mo akong tatay. Pero lapastangan ka rin lang pala. Totoo bang pinagkalat mo ito sa mga kliyente hanggang sa nawala na siya ng kliyente? Ano sabi mo kanina? Dinatnan mo, nakabrip tapos? Humitigas mo kasi yung ano. Yung ano? Yung Ay, nako, teka lang ha. Teka lang, medyo umiinit. Kuya Edmond, yung tanong ko sa'yo kanina, merong nangyari habang ikaw ay minamasahe ni Kuya Bonifacio? Meron o wala? Sabi mo yung totoo. Wala po, ma'am. Walang nangyari? Wala po, ma'am. Okay, nanggaling na mismo kay Edmond yan, ha? Pero madalas ka bang magpamasahe kay Kuya Bonifacio? Hindi po, ma'am. Time lang, lang na po. Okay, yung first time lang to. Opo. Okay. So, malakas ang loob para sabihin ni Tatay Bonifacio na sabihin mo ang totoo. Ulitin ko, ang totoo meron o wala? Wala po, ma'am. Walang nangyari. Okay, Manilyn, anong masasabi mo na talagang wala namang nangyari? Talaga ako maniniwala kasi manyak. Insecure ka, insecure ka, madumiisip mo. Okay. Manilyn, kasi mukhang nasira mo pati ang trabaho at ang pagkatao ni Tatay Bonifacio. Yung asawa mo nga, hindi makapagsalita sa awa sa akin. Isipin mo, binaba ko pride ko. Estudyante lang kita, trainer mo ko. Nag-usap ba kayo, Tatay Bonifacio, bago kayo pumunta rito? Ano na yung Manilyn? Pinagsisiksikan niya sa sarila na lang. Meron. But alam ng Diyos eh. Oh. Edmond, malaki na yung utang mo kay May Ann. 3,000 na. At ako'y asar na asar talagang madinig sa mga mangungutang dito sa programang ito. Palagi na lang madinig mo sa mga nangutang. Babayaran kita pag nagkapera ako. Ano yun? Hello? Pakipag-aralan nga yung sinasabi niyo. Babayaran kita pag nagkapera ako. Eh, nang lumapit ka sa akin, ipinagkatiwala ko yung pera sa'yo. Ngayon, ako pa maghihintay. Pag tayo po'y nangutang, meron tayong responsibilidad na magbayad sa utang. Utang na loob. Gaano man kasama ang pangyari, Bonifacio, you claim to be apostolado. Ang lahat ay may katapat na kapatawaran. Magaganap lamang ang kapayapaan sa daigdig at sa ating puso pag marunong tayong magpatawad, no? Anumang sama ang ginawa. Kay Mane, kung totoo man na siniraan mo siya sa maraming tao na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang clientele, dapat pagsisihan. Ang kapatawaran ay iginagawad sa mga taong nagsisisi. At sa pagsisisi mo, dito magsisimula ang panibagong buhay. Siguruhin lamang na totoo ang pagsisisi. Then you can be friends again. Yun. Huling-huli ako, no? Eh kasi iniisip ko, bakit kinakailangan may matigas doon sa brief pag minamasahe? At saka bakit kailangan mag-brief ka? Eh, ako'y nagpapamasahe din sa bahay, eh. Hindi naman ako nagbe-brief, naka-short pants ako. Hindi naman kailangan naka-brief. Pero bakit kailangan may tumigas? May, para tumigas yun, may malisya. Diba? Anyway, bahala kayo sa buhay nyo. Ano sa palagay nyo? May nangyari ba? May nangyari ba kay Mang Bonifacio? At saka dito kay asawa ni Mane? Ano sa palagay nyo? Bakit may naninigas na naman. Baka pinupulikat ang binde, kaya nagpapabasa. At saka ako, Jake, pag ikaw ba ay may trangkaso, mataas ang lagnat mo, nagpapamasahe ka. Parang hindi yata ayos. Masakit ang katawan ko. Ano nga eh, di ba? Pag may trangkaso, may fever, sasakit ng katawan mo, bakit ka magpapamasahe? Baka daw dumada-please lang. Ah, baka nasasangga. Eh, bakit kailangan mag-brief? Di ba? Hubarin mo na kaya yan. Brief na yan.
Bari mo na, tsaka ka magpamasahe, pati puwit mo, di mamamasahe. Sas, alas 10:05 na ho ng gabi. Babalik ang programang Dr. Love. Alas 10 ng gabi tayo nasa pangalawa tuling bahagi na ng ating programa. Narito ang reaksyon ng ating mga tagapakinig sa ating pong Pes to Pes, hirit ni Dr. Love. Ang sabi ni Shari Picho, ang dapat hindi mapagkatiwalaan itong si Mane. Kasi tinulungan na nga sila ni Tatay Bonifacio, sinisiraan pa niya ito. Sana huwag nang ulitin ni Mane ang paninira niya kasi the same industry sila ng hanap buhay. Always laban lang ng pata sa buhay. Salamat po. Ayan. Patas lang ang laban. E paano kung may halong pagsiselos na? Di ba? May mali siya na sa utak eh, no? Tanong kaya niya sa asawa niya. Bakit ba ang taas ng lagnat mo eh naninigas siyang nasa loob ng brief mo habang minamasahe ka ni Mang Bonifacio? Ano bang mali siya meron ka sa utak mo? Kuneho ka. Sabi ni Marvin Sandro Riabad, hoy, Mane! Magalit ka sa asawa mo, hindi sa matanda. Ikaw, mas mukha kang solutera, sinungaling pa. At saka, baka malamig lang, Brother June, kaya natigas. Ganun ba? Natigas ba pag malamig? Iniisip ni Jake. Teka, titigas na talaga pag ganun. Ay naku, mabuti nilang gabi na. Tulog na mga bata. Lori Feria Flores, ang dumi ng isip ni Mane. Wala din siyang respeto sa matanda. Dapat nga, magpasalamat siya sa matanda kasi tinulungan siyang matutong magmasahe. Nagagamit niya sa kabuhayan niya, wala siyang utang na loob. Paano yan? Patawarin siya ng Diyos sa madumi mong pag-iisip. Talaga naman ito mga doctor lovers natin, oo. Kailan mo kaya matatanto? Oh, ano, ayun na ngayon. Si Teacher JC Calasicas ng Bulacan ay nag-text sa akin kagabi. Sabi niya, naku, sayang Brother June, sana pinakilala mo ko kay Sugar ng Mabalacat, Pampanga. Kasi in love ako sa boses ni Sugar. Sabi niya, ang sweet-sweet ng boses niya. Binata itong si Teacher JC Calasicas. Para tuloy akong matchmaker niyan. Ano? Eh, hindi naman yan ang programa ko eh. Pero eh talaga sa boses naman ni Sugar ng Mabalacat, Pampanga na hindi po siya Kapampangan, ha? Hindi siya Taal na Kapampangan. Pero yung boses niya talagang very sweet. Parang ano eh, parang radio talent ang boses niya, no? Ganyan kami sa radio. Nung araw, mga DJ kami, ang dami naming mga listeners nagpupunta sa stasyon kasi ang gaganda ng mga boses namin, lalaki ng mga boses namin. Akala nila, ang gaganda ng lalaki namin. Di ba? Oh, kaya nagpupuntahan sa stasyon pag nakita nila si Brother June. Ah, siya pala? Ano? Pero itong boses ni Sugar ng Mabalacat, Pampanga talagang nanamnamin mo pagka nagsasalita siya, yung parang nangangarap ka, nakatabi mo siya na yun, yung ganun ba? Sobrang paghanga, infatuation. Kaya tuloy ito si Teacher JC Calasicas na in love. Eh, bisita natin ngayon si Ma'am Sugar. Oh, di ba? Ayan, si Madam Sugar. Madam Chair. Madam Chair. Oh, magandang gabi sa'yo, Madam Chair Sugar. Maaya pa, Bengi. Kumusta ka na? Parang masarap ang kinain mong hapunan at maganda kang tumawa. Okay naman. Bakit Brother June lagi naman ako masaya? Hindi, parang kaibang kinain mo ngayon. Hindi lang siguro napagod. Ah, ganoon. Nakaligtas lang sa medyo mahaba. Stress, oo. Kaya ano. Ay, yes, well, siguro you deserve to know na isa sa mga doctor lovers natin, si Teacher JC Calasicas ay nag-text. Hello. Nag-text siya. Sabi niya, sana raw nakilala ka niya. Ay, Diyos ko, ano naman kung makilala mo? Paano kung may introduce sa'yo, di ba?
O hindi. Pero Brother June, tama yung sinabi niyo, voice can be deceiving. Tayong mga nasa ganitong industriya, isasama ko ng sarili ko. Oo. Pareho tayo ng larangan eh. Right. Isasama ko ng sarili ko. Eh talaga mo panahayang baka DJ ito. Sugar, ikaw ba ay DJ? Hindi po, Brother June. Pero, nasa larangan lang po ng voice acting. Ah, sa voice. Voice acting. Pero annunciator ka ba? Announcer nung araw. Itong araw, hindi anchor ang tawag sa amin. Announcers. Radio announcers. Ayan. Yes, Brother June. Oh. Ikaw ba yung radio announcer? Dati. Nagkaroon ka ng, ng opportunity. Saan? Sa love ko talaga radio, Brother June. Sa provincia? Yes, province namin. Nag-DJ ka? Sa isang AM station, saka sa isang FM station before. Pero hindi din ako nagtagal. Kasi, yun nga, 4 years lang. Buwan tagal din yun, ha? Nagtagal ako sa band. Oo. Dami nyo nang nalalaman about me. Oo nga, di ba? Masyado ko misteryosa eh, no? So, may background ka pala sa broadcast. Kaya yes, ganyan. Oo. Bahagya. Yun. Anong height mo? Maliit lang ako, Brother June. Mga 3'2"? 3'2"? Ah, 5'2"? 5'2"? Brother June, wala lang natira. 5'2"? Siguro itong si, itong si JC Calasicas, mga 5'7 siguro, 5'8 ang height niyan. Medyo chubby siya ng konti. Oh. Huwag mong ganunin si JC, baka makiliti yan. Niloko lang. Magsimula nang mag-imagine yan. Ang ganda-ganda ng boses. Medyo mainit ang usapan natin ngayon. Oo nga. Anong masasabi mo? Bakit naman yung asawa nitong si Mane, may tumitigas daw sa kanya? Bilang isang dating licensed na, kasi before binal akong mag-put up ng clinic, so meron akong lisensya dati. Sa LMT ako dati, Brother June. Ano yun? Isa akong licensed massage therapist. Dahil. Oh, okay. At dahil doon, gusto kong i-share na ayaw kong bigyan ng mali siya. Mm. Yung actually yung si Edmond. Tama ba Edmond, Brother June? Yung asawa ni Manay? Yeah, si Edmond yung si naramdaman niya. Kasi meron talaga mga tao na sa kanilang pangdamdam, magiging bookish lang ako. Meron talaga mga tao na nakakaramdam sila ng mga bagay na hindi naman nila sinasadyang maramdaman. May ereksyon? Hindi, para tayo exactly may sex education dito. May ereksyon kahit hindi naman talaga ito yung isang intention story na isa-share ko sa inyo. Hindi naman itong babastos. Oo. Merong mga kaklase ako dati na na-experience nila na yung mga kliyente nila talagang nagkakalat doon mismo sa room. Nagkakalat. As in, after the session, oo, talagang makikita na lang nila, nagkakalat sila dun sa... Ay, mayroong ganun? Yes, no Brother Naman June. Yun, talaga. Yes, hindi na nakontrol? Kaya kahit na malinis ang trabaho, mm-mm, so talaga namang mayroong mga salbahe na nag-o-offer ng ibang services. Oo. Hindi po kasalanan ng masahista na ang kliyente ninyo ay makaramdam ng kakaiba. At saka isa pa, meron din kasing mali dito sa ginawa ni Sir Bonnie. Mm. Kasi pag may lagnat po ang tao, hindi siya dapat na minamassage. Yun nga. Ang masahe ay transferring of energy. Yun. At saka yun ay madaling makahawa yung mga ganong trangkaso o mga lagnat. So, ang iniisip ko, Sugar, pag ako, nung mga panahon, no, nagkakaroon ng trangkaso, pag meron trangkaso, masasakit ang kasukasuan, masakit ang katawan, masakit ang muscle, masakit ang ulo, may fever, ayokong pagalaw. Eh bakit biglang magpapamasahe? Kasi Brother June, may mga ibang tao na ang thinking nila, pag nagpamasahe ako, mawawala ang lagnat ko. And believe me, sometimes it works. Pero mas madalas, kung mabasahin nyo yung libro, yung Bible, sabi nga ng mga masahista, hindi nga dapat na ginagawa yun kasi masama yun. Hindi talaga dapat masahin. Never. Pag mataas, pag may hypertension, pagka nasa onset ng hypertension, my fever. Pagka halimbawa, kayo nabugbog, kayo may pasa, o may something, o may lagnat ka. Okay. So, what you're telling me is, may halo na mali siya sa isip. Wala, Brother June. Sa isip. Gusto kong isip
open na wala. Kasi ang naramdaman niya, siguro kaya lang tumayo yung testigo. Testigo, no? Literal na meron talaga mga taong pag nalapatan ng kamay, Brother June. Oo. Meron silang kakaibang nararamdaman agad kahit na wala namang mali siya. And gusto kong paniwalaan na si Sir Bonnie. Oo. Eh, wala naman siyang ano. Wala naman siyang gusto malisa. Gusto ko rin paniwalaan yun. Pero kung ako naman magpapamasahe at alam ko na wag hindi mahawakan yung akin tuhod, tumatayo ang testigo na nakataas ang kamay na ganyan para sumusumpa sa Senado, hindi ako magpapamasahe na. Ganun talaga, Brother June. Kasi ang masahe promotes good blood circulation and muscle relaxation. Yan, nagkaroon na tayo. Sa isang banda. Kasi, Brother June, pagka yung sobrang pagod na talaga kayo, tapos feeling na sobrang stressed na kayo, ganyan. Oo. Nakakatulong talaga siya. Totoo, nagpapamasahe ako, nagpapahome service ako . So, pero naka-shorts pant ako. Yes, Brother June. Meron talaga mga kliyente na naka-brief lang. Oo. At meron din talaga mga kliyente na naka-doctor shorts. Ay, eto. Pero mga walang mali siya. Hindi lahat na nagtikliyente ng naka-brief ay may mali siya po. Eto ha, sa Vietnam, doon sa hotel na tinitigilan ko, merong massage clinic doon . Siyempre, ang dami-dami namin mga nilalakad. Yung gabing yun, pagkatapos ko maligo, pumanik ako doon sa floor ng pagpapamasahe ako. Ay, alam mo, malikot ang kamay nung babaeng masahista. Oo, malikot ang kamay. Hindi ko na tinapos yung masahe. Oo, binayaran ko na sila. Na umalis na ako, umuwi na, buwabaan ako doon sa kwarto ko. Baka may extra service na ino-offer. However, Brother June, merong isang masahe na typical talagang totoong masahe yon, pero ipinagbawal dito sa Pilipinas kasi nakafocus siya doon. At in doon. So, again, hindi pambabastos. Binibigyan lang natin ng trivia na din siguro yung ganda trabaho. Yes. Merong isang, actually, ang trabaho ngayon, Brother June, malinis naman talaga siya. Nakahaluan lang talaga ng ibang kuno. Miski naman anong industriya. May mga salbahing trabahador. Merong anong, kahit anong industriya. At salbahing kliyente. Oo. Well, anyway, ano ang masasabi mo kay Mang Bonifacio? Ang masasabi ko kay Mang Bonnie, kung palagay niyo naman po ay wala po kayong ginagawang masama, wala po kayong dapat na ika-guilty. Uh-oh. At hindi po kayo dapat na nagpadalos-dalos, lalo na itinapon niya yung kanyang telepono. Uh-oh. Na walang tuloy siya ng customer. Kliyente. Uh-oh. Hindi kasalanan ni Mane yun. Uh-oh. Kasi pa siya niya. Ano man pong gagawin niyo sa sarili niyo? Pag kayo ay nagalit, wala na pong kasalanan doon yung kagalit ko. Pasyan nyo na ho yun. Oo. Kay Mane naman, bakit ka naman basta-basta nagbibintang nang wala namang ebidensya? In the first place, kayo ba mga nagtatalo kayo, mga lisensyado ba kayo? Baka gawa kayo ng gawa ng ganon. Kasi kung sila ay may alam talaga tungkol doon, dapat hindi na siya magtataka kung bakit tumayo. Si Mang... At hindi na rin dapat nagagawin ni Mang Bonnie, ni Sir Bonnie yun. Si Mang Bonifacio, sabi niya, tinrain siya ng TESDA. Nagre-renew nga siya, di ba? Alam niya ang ginawa niya. Dapat alam niya. Bakit siya dapat na mag-wonder, dapat in-explain niya. Talagang ganito. Darating talagang... Kaya lang, Brother June, iba pa rin yung Sorry sa TESDA po, hindi. Sorry, paumanhin. Hindi, claim lang yun ni Mang Bonifacio. Iba talaga kapag ikaw ay sa Department of Health mismo nang galing ng matagal na training. Training talaga. Matuti ang training. Yun. Yes, Brother John. Well, although ginagalang ko sobra ang testa. Naman. Ginagalang ko ng sobra yan. Well, anyway, sige, maraming salamat, Madam Sugar. Huling advice na lang, Brother June, para wala ako na payong maganda. Hindi maganda yun. Magbati na sila. Kasi again, tulad nung kagabi, pareho sila, allied profession sila . Sila ay dapat na nagtutulong lalo para paunlarin ang kaalaman at pagyamanin ng kung ano mang meron ng isa't isa. Uh-oh. So, wag na silang magsiraan. Dahil sila naman kung tutusin na hindi iba, estudyante ni Sir Bonnie, si Mane. Si Mane naman dapat, tumano naman siya ng utang na loob. Uh-oh. At pag walang ebidensya, wag niyo ipilit. Hindi komot, hindi niyo gusto, hindi niyo ang inyong nakita, totoo na yun ha. Minsan pinaniniwalaan niyo lang yan dahil naakala niyo yun ang totoo, pero hindi totoo yun. Sa akin naman, si Mane, ang dapat niyang questionin yung asawa niya.
Ah, yes, Brother June. Tanong niya sa asawa niya. Bakit naramdaman mo nun? Kulang pa ba ako? At bakit parang ikaw ay na-attract pa kay Mang Bonifacio na pag na... Hindi, Brother June. Na masahe ka siguro, eh. Siguro itanong niya, bakit para kang bakit para kang may naramdaman na kakaiba? Para kang testigo. Bakit tumayo ang testigo? Oo. Hindi niya kailangan magalit kasi magtatanong lang naman siya eh. Oo. Para kasi ang tingin ko naman kay Edmond, parang straight naman. Para kung may pagkukulang man, eh, mapunuan ni Manay, di ba? Yeah, epekto lang siguro yun ng at a lesson learned po yan din kay Mang Bonnie. Huwag po tayong basta-basta manghihimasok sa... Buhay na may buhay. Buhay na may buhay at bahay na may bahay. Para hindi tayo nasusubo sa ganong sitwasyon. Gusto niyo tumulong pero iba yung konotasyon. So, yes. Mag-ingat-ingat na po kayo. Okay. Well, salamat po, Brother Boy. Maraming salamat, Madam Chair. Salamat po. And... Thank you. We'll talk to you again next week, huh? Have a nice weekend. You too. Bye-bye po. Thank you. Maraming salamat. Ayan, okay. Naku, nag-alas 10 medyo na. Sandali lang. Babatiin lang natin ito, ho. Si Kalupas Niknok. Anong pangalan ito? Kalupas Niknok. Ay, binabati ho natin ng magandang gabi. Chato Sakluti, nanonood daw ngayon. Chato, be assured of my prayer for your daughter. Marvin Zandro Riabad, nagpapacheck na attendance buwan sa North Caloocan. Sally Cristobal, good evening. Angelita Banataw, Susan Reyes Montinola, Sherry Picho, maraming salamat. Riza, templadong parang asin. Maraming salamat, parang kape. Riza, templadong parang kape. Binabati kita ng magandang gabi and happy listening. Kayek Lopena, thank you so much. Maraming salamat sa Tres Marias ng Dr. Love, Myra Bulisa, Eileen, Marivie Viola, Elizabeth Villa Gonzalo, magandang gabi at happy listening. At kay Tito Jovet Asayo na nag-birthday kamakailan, magandang gabi. It is now 10:31. Parang hindi si Sylvia, no? Sylvia Latorre po yan, ang pamagat po ng awiting yan, Awat na Adyang. Hango po yan sa isang pelikula noong siguro mga mid-1960s na napanood ko pa. Ang pelikulang Awat na Adyang ay itinampok naman po si Miss Nida Blanca. Yan. And later on, nung nasa Amerika ko, nakasama ko naman si Nida Blanca dahil nabigyan namin ng award. Nakasama namin sa Pomona sa California. Napakabait na tao po niya si Nida Blanca. Alright, 10:40 is our time. Maraming salamat kay Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Nagpapacheck ng attendance si Alani Hunko ng Kuwait ay gayon din. Doring Jaime ng San Mateo Rizal. Binabati po natin lahat ng mga taga San Mateo Rizal. Yung mga kaibigan natin dyan sa Diocesan Shrine of Our Lady of Aransasu sa San Mateo Rizal. Lerma Padua, magandang gabi po. Annalisa Fragata Roquero ng CAA Las Piñas City. Si Edwin Salak, buabati po ng magandang gabi sa lahat ng mga doctor lovers natin. Tagapakinig natin si Edwin Salak, taga Bulacan. Sabi niya, pakibati ngayon, nakikinig po ako ngayon sa radio at saka sa FB page po ninyo. Ay, Edwin, magpakabit na ng signal cable kasi sa signal cable, pwede mo nang mapanood ang mga programa natin dito sa Channel 19. At ang daming mga bagong programang mapapanood ka pa dyan sa signal cable. So, abangan mo yan, ho? Pakabit na kayo ng signal cable. Ako, dalawang signal cable ang pakakabit ko sa bahay ko. Oo, para walang lusot. Di ba? Lori Feria Flores, buabati po ng magandang gabi buhat sa Pasay City. Si Jerry Miranda, Julieta Sugitan ng... sabi ni Julieta, magandang gabi. Dr. Love, naming gwapo. Parang hindi ko masyadong maintindihan. Julieta, pakihusahin mo lamang po ang message ninyo. Hindi ko masyadong maintindihan. Babasahin ko uli, ha? Para lang maintindihan ko. Sabi ni Julieta Sugitan, good evening po, Dr. Love, naming gwapo. Sana all. Para luwala po ang aking paningin. Yahoo! Ay, Doktora Jessica D. ng Ideal Vision, kailangan ko na magpalit ng salamin. Hindi ko mabasang mabuti ito. Kinakailangan...
ilalayo ko. Julieta Sugitan, good evening, Dr. Love, naming guwapo. Capital letter G pa. Salamat, Julieta. Evelyn Fortunato, magandang gabi. Engineer Mercy Santos, birthday celebrant. Magandang gabi po sa inyo. Birthday! Engineer Mercy Santos, malapit na ako magpasko. Malapit nang magpasko, narito ang awitin ng Mabuhay Singers. Abadyan na po ng palapit na kapaskuhan. Ilang araw na lamang po at matatapos na ang buwan ng Setyembre. Palapit na ho ng palapit ang kapaskuhan at nakakakita na po tayo ng mga Christmas decor sa mga mall. May mga Christmas tree na ngayon. Nagsalibay na mga Christmas lights ngayon na nagtatawag. Nagtatawag na sa mga katulad natin na naghihintay pa rin ng 13th month pay at saka ng bonus. Bigay niyo na. Bigay na kaagad. No, di ba? Huwag nang pagtagalin. Sa management natin, yun naman ay napag-uusapan. Kasi kung yan ho naman maibibigay niyo ng buwan ng Oktubre, 13 month pay, bibigyan ng Oktubre, ano ka, baliw ka? Ay magagamit ho namin na maaga. Ibig sabihin, pagdating ng Pasko, sa Noche Buena, wala na ho kaming pera. Merry Christmas! Naka, ano ba plano niyo sa Noche Buena? Parang gusto ko makatikim ng macaroni salad, yung maraming cheese. Ano? Yan. Ano kaya ang aming Christmas Eve dito sa aming stasyon? Wala, magtitinginan lang kami dito. Magdating, pagkatapos sa programa, takbuhan kami kaagad kanya-kanya. Ay, naka. Marvin Zandro Riabad, Brother June, pabati rin po ang aking nobya, si Architect Marian Bernadette Villerio. Nakikinig din po siya ngayon via Radio 5, buhat po sa Kainta. Architect Marian, magandang gabi ho. Proud na proud sa iyong boyfriend, si Marvin Riabad. Elena Dominguez Cruz, magandang gabi. Good evening po and God bless and keep safe. Lilian Panaligan Buen, Dr. Love, I'm watching from your senior avid fan ng Paranaque City. Emerson Alvarez, magandang gabi sa inyo. Pacheck po ng attendance. Watching from Kainta Rizal at si Herbert Gaor. Buwabati ng magandang gabi sa lahat ng mga doctor lovers. Siyempre po, kayo'y nanonood at nakikinig sa programang Dr. Love Radio Show na sumasa inyo po mula Lunes hanggang Viernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa 92.3 Radio 5 True FM, kasama niyo si Brother June Banaag. I remember, several years back, doon sa kabilang stasyon, tumatawag pa sa akin tong singer na ito, si Norma Lapus. Si Norma Lapus ay isa sa mga batang-batang binigyan ni Mang Paingyabot ng pagkakataon na maka-break into broadcast and recording. Lagi niyang isinasama yan sa kanyang programang Tayo'y Magaliw. Pinapakanta niya itong Norma Lapus na ito, na bata pa si Norma noon. Norma Lapus ay may kapansanan po sa mata. At siya ay umawit ng maraming nagawa ng mga awitin na isinaplakan niya. At isa ditong napatanyag ang awiting Kung Maging Ulila, no? Inawit ni Norma Lapus. Magmula nang ako'y mapaalis dun sa kabilang himpilan, hindi na ho kami nagkausap ng Norma Lapus. Hindi ko rin alam kung ano na ang katayuan niya ngayon. So, ako'y nananawagan sa mga kamag-anak o kaibigan ni Norma Lapus. I just miss this woman. Napakabait na tao naman yan. At ang boses niya ay hindi po nagbago talaga. Hindi nagbago. Baka may nakakakilala kay Norma Lapus. Alam ko taga Quezon City siya. Pakisabi lamang po na hinahanap siya ni Brother June Banaag at gusto kong mabuo ang aming komunikasyon para mabigyan ko rin ng pagkakataon na mapaawit siya sa programa natin. Speaking of Norma Lapus, narito ang isang awitin na kinawa niya hindi para ibenta
no? Kundi katuwaan na siguro ng isa sa mga apo niya, nag-record sila ng isang awitin at narito ang awitin ni Norma Lapos. Ni Florante de Leon, sana. Sana po'y nakapag-iwan kami ng magandang experience sa inyo ngayong gabing ito. Isa at kalahating oras na naging kapaki-pakinabang at makulay. Sa buong production staff po ng programang Dr. Love Radio Show, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa panguna ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer, si Jake Bakud, Direk Sheikh Mamaril, Rome Ortigas, ang ating studio tech, Oral Operator, Mike Santillan, PA and Avid Operator, Jerry and Manipon. Ito po naman si Brother June Banag, OP. Pansamantalang magpapaalam hanggang sa Lunes ng gabi. Magandang gabi. Maraming salamat. Shabbat Shalom.